Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. So titingnan natin itong ating superworm culture. Shoutout pala kay Carl, siya yung may gusto ng update na to. And meron na tayong isang pupa or cocoon dito sa ating superworm culture. So now ito, ipapakain na natin kay Momo. Sobrang exciting. So now kukunin na natin si Momo dito sa drip cage. Momo! Ayan. So, nilagay ko na yung pupa dito sa isang dish. And ayan na siya. Buhay puto. Ayan o. Gumagalaw-galaw pa siya. So, napapakain natin niya kay Momo. Ayaw ni Momo kainin. So, kay Baba ko na lang pinakain yung larvae natin. Ayan. Pero iniwan niya din. Ayan. Kay Momo ko na lang pinakain. And kinuha naman niya. Kaso binitawan. So, bigay natin ulit sa kanya. Ayan, kinakain na ni Momo yung ating larvae and yung parang pupa natin. Ayan. Ito na yung alternative natin sa cheese bug ngayon dahil nga wala tayong makitang cheese bug dito sa Pilipinas. More on Thailand lang yung mga cheese bug. So, ayan na lang yung alternative natin. So, ayan, buti na lang kinain na ni Momo si Baba. Tinikman niya na kanina pero I'm sure pag nagutom yun, kakain na rin yun ng ganyan. So, puro ganyan na yung ipapalit ko dito sa aking feeding dish. Lalagyan ko sila ng mga larvae ng superworms since I think gustong gusto naman nila and I think mas makatas to kesa dun sa mga superworms na pinapakain natin sa kanila. This one is also rich in protein so perfecto para sa diet ng ating mga sugar gliders.